May dala tayong bayonet. Itong bayonet na ito, mga sulibay, ay nagkakahalaga po ng hindi lalagpas ng 300 piso. So ito, nabili ko po ito ng 280 pesos. Ito po yung sinasabog natin o pinipitik natin dito sa ating bukid upang mapuksa natin yung mga kuhol na ito. Well, isang mapagpalang araw po sa inyo, mga sulibay. Nakikita nyo ngayon ay ang aking Pakundo area, no? Ito yung kailan na pinataniman ko o pinakita ko sa inyo na tinaniman. At marami ang nadali ng kuhol. Ito, kung nakikita ninyo, bakante. At makikita nyo naman yung shell ng kuhol. At mayroon pa rin natitirang buhay. Ayan. May gumagapang pa. At ayun. No. So ito, na-applyan na natin ng fertilizer 8 days ago. At ito na ang naging resulta. Verde na po. At sa may gitna o sa may bahagi dyan ay maganda na po yung ating palay. Ano? Maliban lamang dito sa nadali ng mga kuhol. Hindi na natin na repair. Hindi na natin na dugtungan yung ibang punla na inilagay natin dito. At yung iba nalagyan natin, pero talagang matindi ang mga kuhol. Pero awa ng Diyos, mga kasulibay, ayan na po yung ating lipatanim. Malalaki na po sila at sapagkat nakatikim na sila ng fertilizer. Itong binhi na ginamit natin dito ay ang SL8 po, mga kasulibay. So sa ngayon, mayroon tayong dahil nakita natin na mayroon pang mga kuhol. At ang iniisip po natin o ang ating ginagawa ay para po mapatay natin o makontrol natin itong mga kuhol na ito. Ayan, mayroon pa rin talaga. So may dala tayong bayonet. Itong bayonet na ito, mga sulibay, ay nakakahalaga po ng hindi lalagpas ng 300 piso. So ito, yeah. Nabili ko po ito ng 280 pesos. Ito po yung sinasabog natin o pinipitik natin dito sa ating bukid upang mapuksa natin yung mga kuhol na ito. Kapag ganito po ay mataas yung palay kaysa sa tubig, ay hindi po madadali ng kuhol. Ayun, may nakakapit sa may banda roon. Ayun, pilit na abutin yung mga murang dahon. Pero pag halimbawa na umulan po at tumaas ang tubig, itong mga dahon na ito, ayan, yan po ang puputulin o sisirain ng golden kuhol. Kaya kailangan natin na mag-apply pa ng itong molossicide, mga sulibay. Sasabog lang po natin yan, mga sulibay. No? Ayan. Ayan. Kukuha tayo ng bahagi, mga ganito lamang. Oh. Ayan. Pipitik natin. Ayan, kakainin na po nila yan. Ayan. Upang makontrol natin sila. At, ayan o. Ayan. Marami pa rin. So, dapat malagyan natin talaga. At, hindi pa rin nakakasiguro kahit mataas na yung palay natin o malalaki na. Ay, libre na itong ating palay. So, kailangan pa rin tayo maglagay ng molossicide, mga sulibay. Ayan, may nakikita ako kahit na may gitna na. So, tuloy-tuloy natin. Nagmo-multiply po sila. Ayan, oh. Kung nakikita niyo ito. Itong... Ayan, oh. Nagmi-meeting po yung ano, mga kuhol. Ito naman pag na-apply natin itong molossicide na ito, mga sulibay, ay para namang naiinggan nyo o nababatubalani yung mga kuhol para tikman itong molossicide na nilalagay natin, itong bayonet. Kaya walang ligtas.
epektibo po mga sulibay itong molluscicide na ito. Talagang kakainin ng mga kuhol. So parang din po ito kahit na tapos na tayong magpatanim at malalaki na itong ating palay, ay kailangan talaga na mabisita parati. Hindi yung tapos ng fertilizer natin, na-apply ng fertilizer, ay ayos na. So kailangan pa rin natin na alagaan, hindi lang po sa tubig. So next po ito mga sulibay, kapag natapos natin lagyan ito, ay obserbahan natin yung ating palay, no, para hindi masaya yung ating effort, yung pagod natin. Titingnan naman natin kung kailangan itong applyan ng mga pesticide. Ayan, dami dito sa may mga malalalim. Oh. Yung ni-repair po natin, oh, tinaniman natin noon dahil nga walang gaanong kinain ng mga kuhol. Ay, nadali pa rin nila, kinain pa rin nila. Oh. Ayan, nakakita nyo, bakante talaga. Oh. Ayan, oh. Oh. Kamantala yung bandang gitna, medyo nakasurvive. Sabi ko nga sa mga nauna kong vlog, itong area nito bukod sa mga katabing bukid ay malalim po ito, mababa kaysa sa mga katabing bukid. So ito ang bagsakan lahat lagi ng ng tubig dito na ipon compare dito sa mga katabi. Mas mataas po yung bukirin nila. Yan. So, mas mataas po yung bukirin nila. Kaya ang lahat ng bagsak ng tubig ay dito. Ayan. Hindi natin maaawasan kaagad ito. Laging babad sa tubig itong ating bukid dito. Ito, malinis. Ni-repair po natin to. Ayan. Pero wala nang tumubo. Walang nakasurvive sapagkat hindi po dahil sa tubig naman, kundi ito ay dahil sa kuhol. Makita nyo, wala nang kuhol dito sa may bahagi dito. Kasi wala na silang makain eh. So, nandun naman na sila sa may, mga may palay. So, ang problema rito mga sulibay, kung hindi natin nalagyan agad ng abuno at napalago itong ating palay, ay hindi ito tatantanan ng golden kuhol. Oh, ang daming nasira po, yan oh. Oh, yan ang epekto niya. Pero sa may bahagi doon, maganda na po mga sulibay, makapal na. Yan oh, sa may gitna. Hanggang doon sa may gilid. Yan. So, ang lahat ng mga bahagi na kung saan ay hindi natin mapaawasan ng tubig o matanggalan ng tubig, ay yan po ang mga na-damage, no? Kahit na sabi ko nga ni-repair natin, tinaniman muli ng panibagong punla, ay hindi na talaga nakaligtas doon sa mga kuhol dahil hindi natin na sila gaanong na-control dahil panay po ang ulan. Na inisprehan po natin ito ng Surekill molluscicide, pero itong mga bahagi na ito na laging natutubigan ay talaga namang nadali pa rin nila. Pero sa may bahagi na kung saan ay nakakatihan ng tubig, ay ayos naman po ang mga puno ng ating palay, no? So okay naman siya mga sulibay. So ito ang epekto po, no? Kapag hindi po natin matanggal yung tubig dito sa bukid kapag nagpatanim tayo sa unang araw hanggang sa at least bago tayo mag-abono o maglagay, mag-apply ng fertilizer, ay talaga namang yun ang dadalihin ng mga kuhol kung saan may tubig. So kailangan mga sulibay na bantayan natin yung palay. Ang titingnan natin o apply natin ng molluscicide ay yung mga bahagi na kung saan may tubig, sapagkat doon naglalagay yung mga kuhol katulad niyan, no? Malaking bahagi din po yung mga nasira. Pero hindi na natin po yan na re-repair, hindi na po natin na tataniman sapagkat mahuhuli na siya dito sa mga itinanim natin. Kapag namunga, hindi na po magkakasabay-sabay
ang mangyayari niyan, hindi rin natin ma-harvest. May iwanan po niyan pagka pina-harvest na natin sa reaper or harvester. O, hindi naman po natin pwedeng hintayin sapagkat susunod na naman po ang pag-iintindi o pagsasaayos na muli. Para hindi na po tayo maantala pa, ay ito na't palalaguhin na lang natin o aasikasuhin yung ating naitanim. So, ang nailagay po natin, na iniligay natin na fertilizer dito, mga sulibay, ay ang ammonium sulfate. Naglagay po tayo ng Pilpos Complete Fertilizer o 1414. Kaya po ganyan ang kalago o kaberde yung ating palay, ano? At napakaganda talaga ng Complete Fertilizer na Pilpos. Yung Atlas maganda rin po naman, mga sulibay, pero ang Pilpos talagang napakaganda ng bisa niya. So mahigit isang linggo na po itong ating magmula ng na-applyan ng fertilizer at berding berde pa rin po siya. At sakto po na 1 linggo pagkaraan ng ating first coating ay mag-a-apply na muli tayo ng second coating. At ang ilalagay natin, siyempre, Complete Fertilizer pa rin po, mga sulibay, upang tuloy-tuloy ang paglago at pag-anak nitong ating palay. So ayan, makikita natin yung puno ay mayroong mga bagong suhi na. Ayan, oh, nanganganak na yung ating palay, hindi lamang yung talagang itinanim. Yung ito, mayroon na po yan, may mga suhi na po yan. Mapapansin natin yung suhi ay panibagong usbong ng palay. Yun, molossicide na dala, no? Itong granule na bayonet. Ayan. Ito po yung ina-apply natin. Tinitingnan natin yung mababang lugar at yun ang yung nabababara ng tubig at patuloy natin lalagyan ng molossicide. So yung part naman po dito, mga sulibay, walang tubig. So ito naman ang disadvantage nito pag walang tubig, mga sulibay, no? Tutubo yung mga damo. So nakikita ko na dito yung mga ayan, oh, mga damo. Ayan. Pag napabayaan po ito, mga sulibay, ay uusubong at mauuna silang lalaki. Mas mabilis pong lumaki ang damo kaysa sa palay. So ang gagawin natin dito ay i-sprayhan sila ng herbicide. O di kaya ay patutubigyan natin ng lalagpas dito sa, o mapapalubog natin itong mga damo upang hindi po sila tumuloy na lumaki o lumago. Mga sulibay, tapos na tayo mag-apply ng bayonet molossicide at pawis po ang inyong lingkod. Mataas na ang araw, kaya eto, haggard na ang inyong lingkod. So, ayan po. So, kapag ganitong tanghali na, ang kuhol ay magsisipagtago na rin. So, wala na tayong makikita. So, actually, ang ginawa natin, lahat ng may tubig, nilagyan natin, sinabugan natin ng bayonet at upang wala pong ligtas yung mga ano natin, yung mga sumisira sa ating palay, no? Halos maubos sa isang hektarya, halos isang hektarya na ubos yung isang box na ito. Actually, konti lang dapat ang ilagay. So ginawa natin, pinuro na natin, dinagdagan na natin upang higit na epektibo, madali, nakasiguro tayo. Kaya po, ayan, mga sulibay. At sana makontrol na ang mga pesting kuhol sa ating palayan. So ayan po, mga sulibay, maraming salamat po sa inyong pagtunghay at pagtangkilik sa Edgar Merrill Channel at sa mga bago pa lamang na napapadaan dito sa aking channel. Ay subscribe na po kayo at siyempre huwag pong kalimutan na pindutin ang notification bell upang maging updated kayo sa bawat video na aking i-upload. Maraming salamat po, mga sulibay, hanggang sa muli. God bless and mabuhay.